Khalil TV. Tumunog ang grandfather clock na nagpapahiwatig na dumating na ang hating gabi. Natigilan sa tunog, ang aking mga palad ay lumipat sa aking dibdib sa alarma habang ang aking gulat na tingin ay umiwas sa bagay na nasa di kalayuan. Sinisisi ko ang aking jumpy state sa kawalan ng tulog. Dapat ay mahimbing na ang tulog ko ngayon, sabi ko sa sarili ko habang nakasandal ako sa headboard, bulag na nakatingin sa harapan. Ngunit sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, patuloy na bumabagabag sa aking isipan ang isang pares ng asul na karagatan na nagpapaalala sa akin ng isang magandang lagun. Ibinigay ko ang lahat ng pagsisikap na matulog muli, kalahating oras na ang nakalipas. Pagod na akong umikot at umikot sa ibabaw ng kama, nakita kong nakasandal ako sa headboard. Ang pagkakatulog ay tila napakahirap makamit lalo na't hindi matapos ang bangungot na pinagdaanan ko kanina. Mag-ingat na huwag gisingin ang aking daughter. Tahimik akong bumaba sa kama. Ang mga paa ko, pagkalapag sa malamig na marmol na sahig ay hinanap ang malalambot na tsinelas sa ilalim ng kama. Pagkatapos kong maisuot, kinapa ko ang remote control sa ibabaw ng dresser at binuksan ang chandelier, hindi masyadong maliwanag, sapat lang para mailawan ang kwarto. Si Faith Vienna ay payapang natutulog sa loob ng kanyang crib. Napakagandang nilalang, bulong ko, hinahangaan ng aking mga mata ang kanyang cute na ilong. Magiging maayos siya, sabi ko sa sarili ko habang nakatiptoe sa pinto na iniwan itong nakabukas at mabilis na bumaba ng hagdan. Binuksan ko ang pinto sa kusina at kumuha ng mug sa counter. Sa oras na ito, halatang ako ang natitirang kaluluwang gising sa oras na ito. Mabilis at nagmamadali ang aking mga galaw habang pinapaliit ang ingay na nalilikha ng aking paggalaw. Ayokong gisingin ang kabahayan habang gumagawa ako ng isang basong gatas. Mabilis kong inubos ang gatas. Sana, matagumpay akong makatulog sa pagkakataong ito. Pagkatapos kong ilagay ang mug sa ibabaw ng lababo, isang malambot na pagkurap ng paggalaw mula sa bintana ang nakakuha ng atensyon ko. Magnanakaw, nabalot ako ng takot ng mapagtantong may pumasok sa bahay. Walang sinuman sa loob ng bahay ang lalabas sa oras na ito, hindi ang aking ama, hindi ang aking walong kapatid na lalaki, at tiyak na hindi ang aking lola. Habang nasa lalamunan ko ang puso ko, nagpa siya akong mag-imbestiga. Nanginginig ang mga daliri ko habang kinakalas ko ang lock ng pinto ng kusina, binuksan ito, at gumapang palabas. Ang buwan ay kumikinang ng maganda sa abot tanaw, libu-libong bituin ang nagkalat sa madilim na kalangitan na parang mga mahalagang bato. Iniwas ko ang tingin ko sa itaas, hindi pa oras para mag-stargaze ako, marami pang mga bagay na kailangan kong imbestigahan. Ang mahinang kaluskus ng hangin na dumaan sa akin ay nagpanginig sa aking gulugod. Ipinulupot ko ang aking mga braso sa ilalim ng aking mga dibdib habang hinahabol ko ang tunog ng mga yabag na ngayon ay patungo sa pool. Hindi ko maintindihan kung bakit may gumagala sa labas ng ganitong oras. Lampas hating gabi na, at walang wastong dahilan na may isip ko kung bakit magigising ang isang tauhan ng sambahayan sa oras na ito maliban kung may gagawin siya. Huminto ang mga yabag sa poolside at huminto ako sa paggalaw at itinago ang presensya ko sa ilalim ng isang matataas na naka-vase na halaman. Nakalimutan ko ang pangalan. Sa sandaling ligtas na nakatago ay ipinatawag ko ang lahat ng lakas ng loob na maaari kong tipunin, at sumandal upang siyasatin ang pagkakakilanlan ng nanghihimasok sa hating gabi. Halos kumawala sa mga labi ko ang isang nakakabasag tainga na hiyaw matapos dumapo ang malalawak kong mata sa lalaking nakatayong magkahiwalay ang mga paa sa gilid ng pool, at hinubad ang kanyang mga damit. Hinubad niya ang damit niya, composed of t-shirt and cargo pants, na iwan lang ang black brief niya. Lumipad ang mga daliri ko para takpan ang bibig ko, matapos akong matamaan ng realization, ang hardenero pala ang lalaki. Gumapang ang init sa pisngi ko. Ako ay malupit na nahihiya upang mahuli ang aking sarili na nag-e-enjoy sa view. Tumangging lumingon ang ulo ko matapos kong subukang umiwas ng tingin, para bang naipit ang leeg ko sa direksyong iyon. Kahit igalaw ko ang aking mga mata ay ayaw nitong umiwas ng tingin. Nahipnotismo ako ng halos hubad na demigod na nakatayo sa harapan ko. Paano kaya't gising pa siya sa kalagitnaan ng ganitong oras? Ibig sabihin hindi siya makatulog gaya ng ginawa ko. May iba ba siyang naisip? O baka ibang tao? The last question sent a stamp of pain inside my chest. I don't like the feeling, it was a sensation close to jealousy. Ang maputlang liwanag mula sa buwan ay sapat na upang magbigay liwanag sa kanya. Malaya kong pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Para siyang Diyos na bumababa mula sa langit, maliban sa alam kung hindi siya espiritu. Ang mga mata ko ay makasalanang tumitig sa kahabaan ng kanyang katawan, napakalalaki niya at mahusay na kahulugan. Lumipat ang mga daliri ko sa labi ko, halos umaasang makakita ng bakas ng laway, buti na lang at hindi ako naglalaway. Sumisid siya sa pool na parang pro.
Napabuntong hininga ako habang pinagmamasdan ang nakakagulat na liwanag ng buwan sa kanyang mainit na honey hair. Natuyo ang lalamunan ko na parang dessert habang pinagmamasdan ang nakakaakit na galaw ng mga kamay niya habang lumalangoy siya sa tubig. Hindi dapat ako nandito, nakatago sa likod ng halaman, at nanghihimasok sa privacy niya na parang baliw, obsessed na stalker. Ngunit wala akong mahanap na lakas para tumigil sa panunood. Uminom ako ng isang dosis ng isang nakakahumaling na gamot, at ngayon ay tila hindi ko mapigilan. Nang tuluyan na siyang mapagod sa paglangoy pabalik-balik ay lumabas siya sa pool. Isuklay ang kanyang malalakas na daliri sa kanyang buhok. Mukha nga siyang demigod ngayon. Ang mga patak ng tubig na halos parang likidong ginto laban sa liwanag ng buwan ay kumikiliti sa kanyang gulugod. Paano ako? Sana habang buhay ko siyang titigan ng ganito. Lumipat siya sa gilid at umupo sa pangalawang hakbang ng swimming pool. Nakaupo lang siya, hindi kumikibo, nakatitig sa harapan. Gusto kong basahin ang isip niya at malaman ang tumatakbo sa utak niya. Sandali akong nahipnotismo sa kanyang malajos na anyo kaya't napagtanto ko ang basang dumadausdo sa kanyang pisngi. Nung una, akala ko plain water lang, pero pagkatapos titig na titig sa mga mata niyang namumula ngayon at pinakinggan kong mabuti, narinig ko siyang sumunghot, napagtanto kong luha pala. Siya ay umiyak, ang pag-iisip ay imposibleng mahirap para sa akin na matunaw. Kahit papaano ay may masamang epekto sa akin ang pagmamasid sa kanya na lumuluha. Natagpuan ko ang aking sarili sa pagharap sa isang malalim na pakiramdam ng pagkawala na hindi ko maipaliwanag. Kung ano man ang sakit niya, palihim kong ibinabahagi ito sa kanya. Akala ko ang isang lalaking tulad niya ay hindi alam ang tungkol sa salitang luha, pero ngayon, umiiyak na siya. Dinurog nito ang puso ko sa milyong piraso. Ang sakit ko ay hindi maipaliwanag na masakit gaya ko. Nakatitig sa mukha niya. May urge sa loob ko na gustong maglakad papunta sa kanya, balutin ang mukha niya sa mga palad ko at halikan ang alat ng luha niya. Siguro ang simpleng kilos na iyon ay makakatulong sa pagpapagaan ng bigat sa kanyang dibdib. Pero kahit gaano kalakas ang udyok na yakapin siya, hindi ko magawa. Malalaman niyang pinapanood ko siya sa masamang oras na ito. Tumayo siya mula sa pool, tumulo ang tubig sa kanyang katawan. Tumalikod siya sa akin na binigyan ako ng kalayaang magtagal ng tingin sa matitigas na kalamnan ng likod niya. Pinulot ang tuwalya sa sahig para matuyo ang kanyang katawan. Nang matapos ay ibinalot niya ang tuwalya sa kanyang dewang. Sa pinakaunang pagkakataon, nakakita ako ng isang bagay na hindi niya pinahintulutang makita ng sinuman. Kahit na ang kanyang mga malalapit na kaibigan at pamilya ay hindi pa nakasilip. Isang mahabang pahilig na peklat ang inukit mula sa ibaba ng kanyang mga talim ng balik at pababa sa kanyang balakang. Ang isang nakakatakot na hingal na luha sa aking lalamunan, kailangan kong takpan ang aking bibig upang sugpuin sila. Napagtanto kong nanginginig ako habang sinusubaybayan ng aking tingin ang peklat na kitang-kita sa kanyang maselang balat. Sigurado ako na ang sugat ay nakamamatay. Napakalalim ng pagkakaukit ng peklat na alam kong sinisiraan din ito ang kanyang damdamin. Ang isang taong may sugat na iyon ay imposibleng mabuhay. At talagang isang himala ang ginawa niya. Alam kong nandyan ka, malambot ang tono niya pero nakakatakot. Nanlamig ako mula sa pinagtataguan ko. Ako ay natuklasan, dahil sa gulat at gulat, nagpa siya ang baliw kong sarili na tumakbo para sa kaligtasan. Pero matagal na akong naghihintay ng karma. Nang lumiko ako sa kabilang direksyon upang tumakas ay natisod ang aking mga paa sa hindi pantay na simento, nawala ng balanse, at natumba sa lupa na napangiwi dahil sa bigla ang pananakit ng aking bukong-bukong. Bloody hell! Narinig kong bumuntong hininga siya at tumakbo para tulungan ako. Lumuhod siya sa tabi ko. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa isang pagkunot-nuo. Wala namang naidulot sa akin ang pagiging malapit niya. I found myself on earth by inch distance between us. Hindi ko na nararamdaman ang lamig, ang kanyang katawan ay isang hindi kapani-pani walang pinagmumulan ng init. Ang kanyang mga daliri ay maingat na lumipat sa aking mga bukong-bukong, kung saan nanggagaling ang nanunuyong sakit. Sprain, bulong niya, maaari ka bang maglakad? Dagdag pa niya, lumalamon sa akin ang mapupusok niyang asul na mga mata. Ipinilig ko ang ulo ko habang inaayos ang sakit. Namuo ang luha sa gilid ng mata ko. Walang ibang salita, dumulas ang braso niya sa likod ko habang ang isa naman ay pumatong sa hita ko. Ang sigaw ko ay napabuntong hininga nang hilahin niya ako sa sahig, at ang ulo ko ay dumapo sa kanyang leeg. He really smells good, so heavenly. Bago pa ako makatutol, binuwat na niya ako sa bahay na naka-bridal style. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng hindi maayos sa loob ng aking rib cage. Natakot ako na baka marinig pa niya ang drumming sound. Ang kanyang katawan ay nakakagulat na malambot at mainit na hawakan. Nakapikit ang mga mata ko, habang ninanamnim ko ang nakakakiliti na sensasyon na nag-aapoy na init ng kanyang balat na dumidikit sa aking sarili. Sa unang pagkakataon ay namulat ako sa manipis na layer ng silk nightgown na suot ko, ang pag-iisip ay nagpamulat sa aking mga pisngi sa isang mapula-pula na shade.
Not that he would even notice what I'm wearing, it's dark, I assured myself. Dinala niya ako sa loob ng bahay na may nakakagulat na kadalian na parabang ang bigat ko ay hindi hihigit sa isang balahibo. Nakarating kami sa entrance nang hindi gumagawa ng gaanong tunog. Madali siyang kumilos na parang pusa para sa isang lalaki na may malaki at matipunong pangangatawan. For God's sake, hawakan mo ang leeg ko kung ayaw mong mahulog tayo sa hagdan, sumirit siya. Lumipad ang aking mga iniisip na parang tinatangay ng hangin. Kinagat ko ang ibabang labi ko, at ginawa ang utos niya. Hindi niya kailangan mainis, I know this ordeal was all my fault pero hindi siya dapat masyadong halata. Ang pakiramdam ng aking mga palad na nakapulupot sa kanyang leeg ay nagpapataas ng pakiramdam ng intimacy na umiikot sa hangin. Hindi ko alam kung nararamdaman niya rin. Dapat siya ay insensitive, manhid, o gawa sa bato kung hindi niya ito maramdaman. Nang ihilig ko ang ulo ko sa malapad niyang balikat ay namulat ako sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Napakalakas nito kaya iniisip ko kung hindi niya rin marinig, siguradong bingi siya o hindi napapansin ang tunog. Dinala niya ako sa hagdan ng hindi kapani-paniwalang madali. Sanay na siguro siya sa aktibidad na ito, medyo malungkot ang naisip ko. Ang pag-imagine na may cargo siyang ibang babae sa kanyang mga bisig ay sapat na para kiligin ako. It wasn't my business to find out anyway, masyado lang akong na-curious. Nandoon siya sa kwarto ko kanina, alam niya talaga kung saan siya pupunta. Pagkarating sa taas ng hagdan ay lumingon siya sa kaliwang sulok ng bulwagan kung saan matatagpuan ang aking kwarto. Bahagyang nakaawang ang pinto ng kwarto ko, ginamit niya ang pinto para bahagyang itulak yon. Mabilis siyang pumasok sa loob bago pa magising ang sinuman at masaksihan ang aming hindi compromise na sitwasyon. Pagkapasok, ginamit niya ang kanyang mga paa upang isara ang frame ng pinto, narinig ko ang tunog ng pag-click nang lumipat siya sa kama habang nakayakap pa rin ako. Ibinaba niya ako sa kama ng marahan, nag-iingat na hindi makagawa ng ingay na makakaistorbo sa mapayapang pagkakatulog ni Faith Vienna. Nang lumuhod siya sa sahig upang suriin ang pinsala sa aking mga bukong-bukong, sinamantala ko ang pagkakataong bantayan siya ng maigi. Lalo siyang naging kaakit-akit sa malapitan. The last time we've been this close was a while ago in this very room but it is dark that time and I didn't have the opportunity to observe his features intently. Pero iba ngayon, sapat na ang chandelier para ilawan ang mukha niya. Ang gininto ang kinang mula sa chandelier ay nagpamukha sa kanyang mukha na parang isang perpektong chiseled statue ng isang diyos. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap kong basahin ang kanyang ekspresyon ay hindi siya nagbigay ng bakas ng mukha. Ako ay naiwan na ngayon sa paghula kung ano ang dapat niyang nararamdaman sa kaloob-looban niya. Marahil ay naiirito o naiinis pa nga siya dahil kinailangang buhatin ako sa aking kwarto sa hindi makajos na oras na ito. Lumuhod siya sa sahig at itinaas ang mga paa ko sa sahig. Malambot at matamis ang kanyang haplos at halos mapapikit ako nang gumapang ang kanyang mga daliri sa aking na-spray na bukong-bukong. Ouch! Kumalat ang pananakit sa nasugatang bahagi kapag nahawakan niya ang maling lugar. Sorry, bulong niya, he sounded apologetic. Lumitaw ang isang kunot sa kanyang noo habang patuloy na dahan-dahang minamasahe ang lugar. Kinagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang sarili kong makagawa ng kahit anong ingay. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa mo sa poolside sa hindi makajos na oras na ito. Gusto ko lang masigurado na hindi ka nagkakaroon ng obsessive nature, sasabihin ba nating spying a man who happens to be stripping naked? Like the, I'm not spying on you, over my dead body, ang tugon ko. Halos sipain ko siya dahil sa sinabi niya. Gumapang ang init sa pisngi ko, gusto kong ibaon bigla ang mukha ko sa cover. Talaga madam, parang naaliw siya. Nang iangat niya ang kanyang tingin sa akin, isang mapaglarong kislap ang sumalubong sa kanyang napakagandang asol na mga mata. Ipaliwanag mo ang iyong sarili. I saw you walking past the window. Akala ko magnanakaw ka. Sagot ko, huli na nang malaman kong naglalakad ako sa isang taksil na bangin. At nagpa siya kang mag-imbestiga. Nawala ang amusement na nakita ko kanina. Ang kanyang tono ay nababalot na ngayon ng nakakagigil na banta na ikinagulat ko. Let's say I did exactly just that, sinabi ko sa kanya ang totoo at pinagsisisihan kong ginawa iyon nang ang kanyang tono ay nagliliyab sa kontroladong galit. You slow-witted fool, sorry for the word madam. Maaari kang gumawa ng pinsala sa iyong sarili kung talagang makatagpo ka ng isang tunay na magnanakaw ngayong gabi. Hindi ka puri-puri ang ginawa mo madam. Ang pagharap sa isang magnanakaw ay hindi isang bagay na gagawin ng matinong babae. Para siyang ama na nag-aalala sa kanyang careless na anak. Maliban sa hindi ko siya ama, isa lang siyang estranghero. Ngunit kung magiging tapat ako sa aking sarili, hindi ko naramdaman na isa siyang estranghero. Nakakagulat na pagsasalita, pakiramdam ko ay nakilala ko siya sa buong buhay ko. Ouch! That hurts! Napaungol ako nang mahawakan niya ang isa pang sensitibong lugar. Hindi ko alam kung sinasadya niya ba yun para lang magalit sa akin. Matapos marinig ang paghingi niya ng tawad, napagtanto kong hindi niya sinasadya.
Bakas sa mukha niya kung gaano siya kasincere pagkatapos niyang tumingala. Minor injury lang na sugat, walang dapat ipag-alala. Magiging bumuti ang iyong bukong-bukong bukas. Binitawan niya ang bukong-bukong ko at tumayo. Napakasarap sa pakiramdam ang init ng kanyang mga daliri na nakahawak sa aking mga bukong-bukong, ngunit ngayong binitawan na niya iyon ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting pagsisisi. Kung maaari lang siyang magtagal, napakasarap sa pakiramdam na malapit siya. Naagaw ng atensyon naming dalawa ang mahinang iyak na nagmumula sa crib. Faith, iniwas ko ang aking alertong mga mata sa crib kung saan nakahiga ang aking anak. Nakalimutan ko ang pagkakaroon ng aking pinsala, dali-dali akong lumipat sa crib para lamang sumigaw nang ang sakit ay bumagsak sa aking baluktot na bukong-bukong pagkatapos kong tumapak sa sahig ng may lakas. Pinunasan ko ang mga luha ko, at kinagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang sarili ko. Stop moving right there, you'll make the injury worse. Sinamaan niya ako ng tingin sa gilid, ang displeasure ay bumabalot sa mukha niya. Walang sabi-sabing tumalikod siya sa direksyon ko, at marahang ibinalot ang baby ko sa kanyang mga bisig na ikinalulugod ng puso ko sa lambing. Hawak niya si Faith Vienna na parang sariling anak. Dapat napakagaling niya pagdating sa mga bata dahil nagawa niyang patahimikin ang anak ko sa paglalagay lang sa kanyang mga bisig. Anong kaibig-ibig na pares ang ginagawa nila? Mukha siyang tapat na ama. Lumipat ang aking pag-alagala sa kanyang likuran pagkatapos niyang umabante. Niyakap pa rin niya si Faith Vienna. Ang kanyang walang humpay na atensyon ay ibinaba sa aking daughter na hindi ko na malayang pinagmamasdan ko siya. Humugot ako ng malalim na hininga ng bakas sa mga mata ko ang peklat sa likod niya. Iniisip kong paano niya nakuha ang sugat na nagpadala ng panginginig sa aking gulugod. Nagtataka ako kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit sigurado ako kung ano man iyon, ito ay isang bangungot na hindi niya makakalimutan. Sino ang makakalimutan ng isang alaala na nagdulot sa kanya ng isang peklat na napakalalim, at mahaba, na kahit na ang oras ay gaganapin na walang kapangyarihang burahin. Habang ibinabalik niya si Faith Vienna sa crib, nahuli ko ang isang malambot na pagkislap ng lambing sa kanyang mga mata. Ang mata ko yata ay pinaglalaruan ako, pero mukhang masaya siya. Maaaring hindi niya ito sabihin, ngunit umaalingasaw ang ningning ng kaligayahan sa katawan niya na ramdam ko sa aura niya. Tumango siya sa akin. Sana hindi na maulit ang pangyayari ngayong gabi, madam. Ayokong nagpapalusot ka sa labas ng bahay para habulin ang manghihimasok. Hindi matutuwa ang tatay mo kung sasabihin ko sa kanya ang totoo. Hindi ako tumugon dahil nabigo akong maghanap ng tamang matalinong komento. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Katahimikan ang pinakamagandang tugon na naisip ko. Lumipat siya sa pinto, bumagsak ang enerhiya ko sa sahig nang makita siyang umalis. Wait, bago ko pa mapigilan ang sarili ko ay sinabi ko na ang salita. Huminto siya sa kanyang kinatatayuan. Lumipat sa mukha ko ang hinahanap niyang tingin. Hinihintay niya na sabihin ko. Paano ka nagkaroon ng ganoon katagal na peklat? Mukha siyang nagulat pero hindi niya ito hinayaang magpakita. Sigurado akong hindi niya papansinin ang insensitive kong tanong, pero nabigla siya nang umusag siya ng ilang hakbang pasulong hanggang sa halos hindi na dumampi ang mga tuhod niya sa tuhod ko. Iniligtas ko ang isang babae mula sa kanyang mga kidnapper sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanya. Ang nanghuli sa kanya ang naglaslas ng 4 na pulgadang punyal sa aking likod pagkatapos niyang matuklasan na tinulungan ko siyang tumakas. Masakit siguro, oo, pero worth it lahat, madam. Ganun mo ba siya kamahal para ilagay ang tour life sa linya? Buong puso ko, siya ay tumugon. Namayani ang katahimikan sa loob ng silid. Walang nagsalita sa sumunod na 3 minuto. Nakatingin lang kami sa mata ng isa't isa, naliligaw sa sarili naming umuusbong na pag-iisip. Siya ang nagdesisyong basagin muna ang katahimikan. Aalis na dapat ako, aniya bago lumingon sa pinto. Salamat sa pagtulong mo sa akin ngayong gabi. Carter, just call me Carter, madam. Sinabi niya. Good night, Carter, mahinang bulong ko. Bago siya naglakad papunta sa pinto, nakita ko ang malabong anino ng ngiti sa labi niya. Good night, Beatrix. Sa unang pagkakataon na binanggit niya ang pangalan ko, bumilis ang tibok ng puso ko. Good night, Faith Vienna. Mahina niyang sabi sabay lingon sa crib. Ilang sandali pa ay lumabas na siya ng pinto. At dito na po, nagtatapos ang part 27 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.